Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Magandang hali po and welcome po sa Tambayan sa TWIZ. Ako po si Dion Malano aka Beyonce. Kasama po via Zoom live. Ang tamang timpla, nakagandahan at talino. Atornik Nangit aka J-Lo. Happy birthday, Beyonce! Thank you, thank you. Oo, pasensya na, naka-zoom ako. Alam mo naman, kasi papuanan ko na. Oo, sikat-sikat na naman. Mga guesting. Oo, mabenta na naman ako pagka ganito. Kaya pasensya na mga katambay-tambayers, ha. Zoom muna ako. Yes. Kumusta na, Beyonce? Ayun, okay lang naman. Like and share po tayo. Mapakinggan po kami sa Facebook, sa YouTube, sa radio, at sa DWIZ app. At Atorinik, may tanong ako sa'yo. Yes. Kasi may nang-aaway sa akin kahapon dito eh. Oo. Sinasabi raw sayang daw. Sinasayang daw yung binabayad sa atin sa akin ng DWIZ. May tanong ako sa iyo, gusto ko lang maging transparent sa lahat ng viewers and listeners ng show natin. May bayad ba tayo rito? Ako wala. Ako rin wala. Ikaw, alam ko wala. Oh. Di ko alam kung merong binibigay ang DWIZ. Wala tayong bayad dyan ever yes. since. Ever naka, since. Ilan taon na ako? 20, ano, buhay pa mami ko doon eh. 2018. Oh. 2017. 17 oh. ako nag-start eh. 18, 19, 20. Ayaw. Oh, 4 years na. Magpa-5 na. Pagkatapos, walang bayad, ano? Yes. Diyos ko, Lord. Oh, wish ko lang. May tanong ako ulit, Atorinik. Para ano, gusto ko maging transparent. Kasi malaman ng mga, ano, ng mga epal dito sa, ano, sa YouTube. O sa Facebook, kung meron man. May allowance ba tayo sa DWIZ? Wish ko lang meron. Oh. Wish ko lang. Sana all. Wala so, pa rin. Po. Wala po kami. Walay na walay. Kaya nga, ano nga ito eh, para sa akin nga, ito ay isang labor public of love. Service. Yes, service. Labor of love. Gratis et amore. Yun. Diba? Love and devotion. Yan lang yun. Alam mo kung ba't ako nagtsatsaga? Kasi marami akong ma-impart na kaalaman yes. sa mga nakikinig. At tayo naman dalawa, napapasaya pa natin sila. Diba? Oh, ako naman, kung anong kaya kong iambag, iambag ko. Kaya kung i-judge nyo kami itong show, at ayaw nyo kami nito, pwes huwag kayo manood. Wala po nang gabayad sa inyo para manood sa amin. Nagkagawan? Oh, di ba? So, yun lang. Oh. Anyways, kumusta ka na? Kumusta ang mga spiritistang racket mo? Oh, ito, mag-up. Kasi natapos ko na i-edit yung pinalabas sa Channel 7, yung TMJS. Eh, kasi nga, kulang-kulang, pero hanggang ngayon, hindi nila ina-upload yung video. Di ba, normally, ina-upload nila lahat ng videos. Pero ngayon, wala silang ina-upload na video. Mm. Eh, sabi ko, bakit kaya wala? Eh, kasi nga, defective yung kanilang, ano, yung episode na yon, kulang-kulang. Oh. At saka, sa totoo lang, walang saysay. Walang saysay kasi, gusto nila, ganito ang gagawin ko. Gusto nila scripted. Eh, hindi naman pwede. Kasi hindi, gusto nila mag- spirit of the glass ako, ayan, gusto nila yan. Pag tinatanong ko, pwede raw. Eh, syempre, hindi pwede, di ba? Bakit ako mag-i-spirit of the glass? Mm. Eh, delikado yun. Yung mga nakapanood ng pelikulang Veronica, naalala mo yun, yung Veronica, nasa Netflix? Oo, diba? Napanood ko. Spanish yun. Di ba? Spanish. Yes. Nag-spirit of the glass sila, patapos din mo nangyari, kung ano-ano nangyari sa kanila. Kaya delikado yon. Eh ngayon, ina-expect ata nila na magkaganon ako, eh hindi ako pumayag. Eh dahil nga walang ganon, walang sensationalism, hindi masyadong kaakit-akit na aya-aya na matatakot ang mga tao, ayun, hindi na nila ipina-upload yung video, pero gumawa ako ng sarili kong video, vlog. So abangan na lang nila, natapos ko na, ine-edit na lang yung sounds, tapos i-upload ko na. And then, mapapanood na nila sa Friday, yung kahindik-hindik, kagulagulantang, hindik-hindik. At kinatakutan, yes, oh. na episode ng, ano, ipapalabas dito sa TV. Oo, Youth for Truth na palabas, programa, sa TV, mapapanood nila. At ito, nagkikita mo yung mga kusaling kinatatakutan. Sa kinatatakutan sa summer capital of the Philippines. Ayan, sinasabi ko sa'yo.
Kasi sabi ko sa'yo, andun na ako, hindi ka nagpaparamdam. Nandun ka ba? Wala ka roon. Kailan ka ba umalis? Wala ka roon. Wala ba ako? Naku, hindi ko na maalala. Basta di ba naman wala, wala ka naman. Pa or kakaalis mo lang ata. Oh, ama, at saka alam mo naman ng mga networks, hindi ako pwedeng magsalita until nag-go nga pala, sorry naman. Diba? Oo, ganyan sila eh. Pero alam mo ba, ang mga pinuntahan namin lugar, ano yung nakikinatatakutan na lugar na alam mo sa Baguio? Yung ano, yung white, yung puting bahay, museum na ngayon ng Kawayan, yung hotel, yes. Diplomat Hotel, na museum na rin ata ngayon. Yes. Tapos, yes. Nag-teachers ka ba? Teachers, hindi ka nag-teachers ngayon? Yes! Ang galing mo! Ako ba ba? Yung tatlog yan. Salamang kero din naman ako. Pero hindi lang yung teachers camp na isang lugar. Pinuntahan ko, apat na lugar ng apat na lugar. Yes. Plus, yun nga Diplomat Hotel, na dating Dominican Hill residence ng mga pare at madre pala yon. At saka yung sabi mong White House na, yes. Na ang nakatira ay La Peral. Yung pamilya La Peral. Yes, oo, yun. Ngayon, syempre, ako sa totoo lang, wala akong alam-alam sa mga lugar na yan. Wala, hindi ako nagre-research sa hindi naman ako. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako umaakyat sa Baguio, unless with a friend. Wala naman akong friend, di ba? Ganun pala yun. Kaya hindi ako umaakyat. Okay, hindi ako umaakyat ng Baguio. Dahil nga wala akong friend, hindi ako umaakyat. Hindi ako interesado sa mga ganyang lugar. Although, naririnig ko lang na sinasabi, meron daw ganito, na kinatatakutan. Pero hindi, never ako nagpasa, never ako nanood ng kahit na anong mga videos tungkol dyan. Ngayon, pinuntahan namin, hindi ko akalain, Diyos ko, pinasok ko at yung kasulok-sulukan, pinuntahan ko talaga, na never nilang nakita pa sa lahat ng mga palabas sa television. Ay, gusto ko yan. Never pa. Gusto ko yan. Oo, ako lang ang nakarating sa mga lugar na yan. Oo, at hindi ko nga alam kasi, basta alam mo naman ako, sabak ng sabak, di ba? Isang sutsot, isang kindat, pupunta. Diba? Ganyan ako kadali. Grabe naman. Kaya napuntahan ko yung mga lugar na yan. Oo, kaya makikita nila yung mga lugar na yan. Talagang totoo at saka hindi kami nag-usap nung historian. Okay. Yung taga-sulat ng kasaysayan, hindi kami nag-usap, hindi kami nagkita. Maski yung mga taga-bantay, hindi rin kami nagkita, nag-usap. Hindi ko alam kung magtutugma ang mga naramdaman po sa kanilang sasabihin. Ayan. O di ba, maganda yun. One way to find out. So anyway. Panorin na lang natin, no? Yes, sa Friday yan. Sa Friday, umaga pa lang, meron ako sa TV. Ang sipag? Government station. Oo, pagkatapos 9:30 sa podcast naman sa isang Facebook page ng number one DJs ng Pilipinas. Ah. Tapos pagdating ng 12, syempre, dito na naman tayo sa Tambayan. Ang sipag and then, naman, pagdating no? Pagdating ng gabi, meron din ako na yun nga, dun sa sinasabi ko sa TV, Youth for Truth. Tapos, meron pa ako ng, meron pa, abangan na lang nila, ang dami. Alam ko, meron pa eh. So, yun. So, yun na nga. Anyway, sige, eto na. Meron kasi tayo maganda usap ngayon. Simulan mo na. Hindi pa ito nadidiscuss kahit saan. Alam mo, narinig ko ba yung tinatawag na digital tax? Ay, hindi pa. Hindi ko pa narinig yung digital tax. Ano meron just digital tax? Yes. Oo, bago yan. Kasi meron na palang inihain noong Mayo 2020, pali last year yan, may inihain na napanukalang batas dahil nga Tax Wednesday ngayon tungkol sa pagpupuwis na ang tawag or tatawaging digital tax. Sa ibang bansa, ang tawag dyan ay digital services bago to. Pero sa ngayon, pinag-uusapan pa lang, syempre, una, wala namang alam ang mga mababatas, mga Jurassic na hindi nila alam yung mga digital transactions na yan. Totoo rin naman yun. Matagal yan para suriin. Pangalawa, since malapit ang eleksyon, mas inuuna pa na mga hinayupak ang yung bawal daw ang substitution, yung mga ganyan-ganyan nilang kalokohan. Oo nga. Oy, may kwento ko si Mamaya dyan, ha? Diba? May kwento ko si Mamaya dyan. Sige, ikwento mo yan. Oo, go. Mas inuuna pa nila yan. Siyempre, hindi nila naiintindihan kasi yung taxes. Alam mo ba, nung ako ay nasa Senado,
pagdating sa taxes, nag-iimbita sila ng mga experts, okay? Mm. So, nandiyan yung mga auditors, nandiyan yung mga tax consultants, nandiyan sila, okay? Nagsasalita sila. Mm. Alam mo ba ang mga mambabatas? Puro nga. Kasi hindi naman nila alam. At ang kanilang, ang kaya lang ng kanila mga kukote ay yung pang grade 1 level. Okay. Pang grade 1 level lang. Ganong kapapaw. Kaya tuloy, ang taxes natin, may mga nagkakamali o kaya may mga kulang-kulang. Kaya pag kulang-kulang yan, eh syempre, nagkakaproblema ang PIR pagdating sa koleksyon. So ang problema, hindi sa PIR. Ang problema, yung mampapatas. Pag ang iboboto nating mampapatas ay tanga o syunga-syunga o yung sinasabing stupid, pagdating sa mga kalakalan at pagdating sa buwis, ay talagang mali ang mangyayari sa ating batas. Magkakaproblema ang PIR, magkakaproblema ang Department of Finance. Tapos ang sisisihin nila, collection, sasabihin nila, o PIR, hindi kayo kumukolekta ng gusto. Okay, sabihin nila, o Department of Finance, bakit ganyan? Ipapasa nila yung katangahan nila. Yan ang mahirap. Kasi nga, pag nagpapaliwanag na ang mga tax consultants, nga talaga sila, hindi nila naintindihan. Magtatanong saan papapaw ng mga tanong. Kaya nga dapat pag boboto kayo, mga mga nakikinig sa atin, kailangan yung may alam talaga. Huwag boboto ng mga tanga. Huwag boboto ng mga stupid, yung mga ganyan. Okay, so ito, paliwanag na natin ang digital tax or okay. Digital services tax. Okay. Alam mo pa na, di ba, online na ngayon lahat ng transactions. Online na. Ang pinaka-common na alam natin ay yung online services o kaya online selling. Di ba alam natin yan? Pamain, ganyan. Yes, o kaya pasabay, mga ganyan. Yan, alam na natin yan. Nagagawa na yan. Okay. So, walang problema, alam natin yan. Meron pang isang klase. Kapag tayo ay bibili ng pagkain, okay. Diba, mag-order tayo online. Online ang ano natin. So yan naman, hindi lang services, may goods din. May goods. Kasi yung kakainin mo, idadaan yan sa isang magde-deliver sa'yo. So ang mga taong involved, ikaw na consumer, yung provider ng transportation services, maaaring tuktok yan, o kaya angkas, o kaya Grab Express, diba? Yung mga yan. O kaya, at saka, ang kasama rin ay yung magpo-provide ng goods, okay. Yung restaurant. Okay. So, pwede yung restaurant ay directly magpapadala ng kanyang pagkain sa'yo o kaya may combination yan. So, pwedeng magka-dalawang providers yan, di ba? So, pwede kasing ang magde-deliver ay business to the ultimate consumer tayo. B2C ang tawag dyan. Pwede rin naman ang mag-o-order ay hindi isang consumer, kundi isang negosyo rin. B2B ang mangyayari. Business to business. Business to business. Now, bukod pa dyan, online selling or online retailing o kaya online services, meron din naman tayo na tinatawag na e-commerce. Yung e-commerce is mag-o-order ka or render ka ng services online lahat. Online. Hindi ka magpapadeliver ng pagkain kung hindi consultation. Siguro yan. O kaya, di ba merong mga ganyan? Yung magbibigay sila ng kanilang online services, tapos papayaran lang sila through the internet. Online kaya, lang bayad. Online ang bayaran o kaya direct sa mga bank accounts nila. Kapag online ang bayaran, may papasok na naman na intermediary. Ito yung namamagitan, middleman. For example, PayMaya o kaya Pay o kaya yung mga GCash. Ibig sabihin, kunyari, teacher tayo, nagtuturo tayo ng, sabihin natin, adult services. Naisip ko yan, ayoko na sabihin. Adult services. Diba? Siyempre, nakasok ko isip mo. Siyempre, magre-renter tayo yan, may ultimate consumer. Siyempre, dadaan sila sa isang platform. Tayo lang yung performers, di ba? Performance level tayo. Siyempre, hindi naman pwedeng mapanood nila tayo basta-basta. Mas gusto natin, alangan naman isa-isa lang or alangan naman mag-group chat tayo. Gusto natin, naka-store na yung ating video, papanoorin na lang nila. So, papapanoorin nila, pagbabayad sila. So, pwedeng PayPal, PayMaya, GCash, whatever. Pagkatapos, i-click lang natin, malalaman na natin na na-render, na nagbayad na sila. So, i-release na natin yung video sa kanila. Di ba ganyan? Okay. So, yan ay
Oo, e-commerce yan. Siyempre, para sa mga dissenting nakikinig sa atin sa kabilang parlor na sinasabi okay lang daw ang vote buying, siyempre, dahil disente sila, ang inirender nating services ay language services, magtuturo tayo ng mga lengguahe, o kaya pagtugtog ng mga instrumento, okay. O kaya pagkanta. Pagkanta, di ba may mga ganyan? Online yes. Teaching. Okay. Oo, yan ay e-commerce services. Meron pa yung tinatawag na subscription services. Subscription. O, syempre, magsasubscribe sila. Ano ba yung isasubscribe nila? O, edi syempre, ikaw, manonood ka ng Nyornyab. Tapos. O kaya, only fans. O kaya, just for fans. O yan. O again, para sa mga disente na nagvo-vote buying. Ayan. Ano ang kanilang mga, ano ang gusto nilang mga ano, subscribe sila. Subscribe sila, sabihin natin, Netflix. Ayan, o kaya Amazon. O kaya, ano pa pa yung mga ano nila, HBO Go. Yung mga ganyan. Okay. Kasi, subscription yan. O di syempre, pag magsasubscribe sila, may rendition ng services. Mm-hmm. Siyempre, naka-store na yung pelikula, naka-store na yung, kagaya ng Spotify, di ba? Naka-store lahat yan. Tapos, i-release na lang yan, depende sa mood mo, kung gusto mong bilhin, di ba? Yes. Papayaran mo yung services, yung oras na papanoorin mo. Pwede namang, hindi lang yan per transaction basis, kung hindi pwedeng monthly, o kaya quarterly, o kaya yearly ang bayad mo. So kung nagbayad ka ng one whole year na, sa buong taon, anytime, pwede kang manood ng Just for Fans, Only Fans, o kaya Netflix, o kaya yung sa Amazon, HBO, mga ganyan. Wala ba ano, diba? Lifetime. Oo. Minsan may lifetime guarantee rin yan. Pero din ganyan, halimbawa, nag-e-edit ka ng mga videos, kagaya ko, at gusto mo magbabayad ka na isang one-time payment na lang. So magbabayad ka for one lifetime. Ganon. Kaya wala ka nang iintindihin. Oo. Wala ka nang iintindihin. So subscription pa rin yun. Okay. For the video editing services. Mm. So napansin mo, ang daming klaseng services na ngayon na online. Oh, at naman. Yan, ipinaliwanag na rin natin yan sa Age of Aquarius, yes. Age of Air, di ba? Yes. Na talagang online na. Ngayon, lahat nag-online na, magpa-deliver ka, magpapapili ka. Mm. Lahat online na, ang dami ng online at mapipilitan ka na talaga. Maski nga bank transactions, online na rin, di ba? Yes. Online na rin. May papayaran ka, utusan mo lang yung bangko mo na bayaran. Ayun na. So, wala nang papel. Okay. Yan ngayon, nagkaroon ng problema pagdating sa buwis. May problema na ngayon pagdating sa buwis. Paano? Ano yung problema? Mm-mm. Paano ka makolekta ng buwis? Okay. Diba? Kaya pinang problema yan. Nang hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Mm. Kasi, ang mangyayari, sa halimbawa, dito tayo sa Facebook, kunyari, Facebook. Eh, di ba sa Facebook may mga subscription, di ba? May mga pa-boost, di ba? Mga ganyan. Yung pambansang pangit, magpapa-boost, o ganyan. di pa-boost, ganyan. Mm. O di syempre, magbabayad ka. Eh, paano kikita ang Facebook? Mm. O kaya ang Twitter, o kaya ang TikTok, paano sila kikita? Kikita sila through advertisements, yes. Diba? Advertising. So, di ba habang nanonood ka ng video, maski ang YouTube, manonood ka, biglang misisingit na lang na advertisement. Wala kang choice kundi panoorin. Kung ikiklik mo yon, ayaw mo nang panoorin, kawawa naman yung nagpo-provide, yung content provider. Dahil hindi siya kikita. Kumikita lang sila kapag pinapanood. So, ang ginagawa, ang sinasuggest ng mga content creators at lahat ng mga nag-upload ng kanilang mga videos, mahalay man o hindi, ay panoorin lahat ng advertisements. Di ba? Kasi yung mga advertisements na yun, doon kikita yung nag-upload ng kanyang video, yung content provider. Okay. So, advertising services ulit. Eh kaso ganito ang problema sa Facebook. Halimbawa, ang Facebook based sa ibang bansa. Diba? Tapos,
tayo ay nasa Pilipinas. Hmm. Kung gusto mo mag-advertise, o di mag-ano ka, magsesend ka ng mga documentation, mga kung ano-anong i-click-click mo sa through the internet, kaya nga digital kasi through the internet yan. Hmm. Pagkatapos, marireceive yan ng Facebook na nakabase sa ibang bansa. Dahil na-receive nila yan, mag-go signal sila. Hmm. Pagkatapos, i-upload mo na yung mga videos mo at lalagyan nila ng advertisements. Pagkatapos, babayaran ka nila. Kasi ikaw yung nag-upload, may nanonood sa'yo, lalo na kung milyon-milyon ang nanonood sa'yo, babayaran ka ngayon ng Facebook. Kaso, ang Facebook, located abroad. Diba? Oo. Pagkatapos, yung advertisements, yung iba dyan, located abroad din. Mm-hmm. Ikaw na nandito, ikaw yung binabayaran. Oo. Local, ikaw yung nakakatanggap ng bayan. Mm-hmm. Kaso, hindi ka naman nagre-rehistro sa BIR. Ayun, kasi nakatanggap ka lang. Mm-hmm. Oo, at hindi ka naman kasi rehistrado dahil hindi ka naman required. Dahil ikaw ay tagatanggap lang nung tinatawag nga nating royalty. Oo. And that was the reason why recently, pinaliwanag din natin dito sa programa natin, di ba naglabas ng isang revenue memorandum circular. Take note, hindi revenue regulation ha, revenue memorandum circular mm-hmm. lang or order ata yun, RMO or RMC, na inisyo ang BIR. Na sinasabi lahat daw ng mga online transaction, sellers, retailers, etc. na nakakatanggap ay kinakailangang magbayad ng buwis. Diba, ikinontest natin yan, sinabi natin, mali. Mali yan. Tamang maningil sila pero mali yung paraan nila. Okay. Dapat ang kanilang singilin, Facebook. Dapat yan ang singilin nila, TikTok o kaya YouTube. Eh pero paano nila sisingilin nasa ibang bansa? Ano ba ang sinasabi ng ating tax code? Ano ang atas natin sa Pilipinas pagdating sa buwis? Tinitingnan dalawa. Ang tinitingnan una niyan, citizenship. Saan ba nakarehistro ang magbabayad ng buwis o yung taxpayer? Mm. Sa Pilipinas ba o sa labas ng Pilipinas? Kapag yan ay sa Pilipinas, natural, pupuwisan siya. Kapag yan ay nasa labas ng Pilipinas, pupuwisan lamang siya kapag kumikita siya sa Pilipinas. Mm-hmm. E paano mo sisingilin ang Facebook? Eh ang Facebook hindi naman nagbebenta sa Pilipinas lang. Ito, nagbebenta yan sa buong mundo. Mm. So paano mo hihimay-himayin? Paano mo susuriin? Paano mo paghihiwa-hiwalayin yung kinita nila sa Pilipinas lamang? Paano nga ba? Diba? Mahirap, magulo. Mm. Kaya nga hindi nagpasa ng isang panukalang batas ang Kongreso. At dahil atat na ang Department of Finance na kailangan natin ng kaperahan, nagpakasakali sila na mag-issue ng RMO or RMC na sinasabi, singilin ang lahat ng online sales dito. Yun ang what? Bakit kami ang sisingilin, di ba? Mm. Yung mga ganyang-ganyang mga bagay. So, magulo. Eh ngayon, recently, may lumabas na balita na ang sinasabi, sabi ng Department of Finance sa BIR, tulungan nyo kami, sabi ganyan. Hanapin nyo ang tinatawag na best tax practices around the world. Oh, ano nangyari? Ganoon naman talaga yun eh. Kasi maski sa Kongreso, hinahanap nila yung mga best practices. Ano ba ang mga batas sa ibang bansa? Yung mga batas na yan, kumparahin natin, tingnan natin kung anong pwede nating gamitin at yun ang ating isa lang na panukalang batas sa Pilipinas. In other words, kung ano yung best na ginagawa sa ibang bansa, yun ang kukopyahin natin. Mm-hmm. Pagdating sa tax, ganun din. Ano ba yung best na ginagawa sa ibang bansa, kukopyahin natin. Ngayon, tinitingnan nga citizenship. Isa pa tinitingnan teritoryo. Yan bang Facebook ay nasa teritory ng Pilipinas o wala? Eh wala, di ba? Wala. So ang pwede mo lang sigilin, yung merong nasa teritoryo ng Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba ang nangyayari ngayon sa ibang bansa? Mm. Ang nangyayari sa ibang bansa, lalo na ang Amerika, doon sila nagsiset up ng business, pero nagsiset up din sila ng mga businesses sa tax havens, yung mga teritoryo na walang buwis. Yan yung mga teritoryo na zero o kaya napakababa ng babayaran buwis. At dahil doon sila nakarehistrado, registered sila doon, nakakabawas sila ng buwis. Kaya ang laki-laki ng natitipid ng mga kumpanya, lalo na yung mga multinational corporations, ang liit-liit tuloy na nakokolekta na buwis ng iba't ibang taxing authority sa iba't ibang
estado attorney or states. Nangangamoy. Nangangamoy katol. Nangangamoy ano? O, diba? Nangangamoy katol talaga. Kasi ginagawa yan. Oo. So, in other words, nagkakaroon ng tax avoidance. Pero ang nangyayari tuloy, di ba problema na tuloy ang mga states? Kasi sabihin nila, wala tayong nakukolekta. Kaya nga, nag-usap-usap ang OECD, ang Organization for Economic Cooperation and Development, at nag-usap-usap na sila. Sabi nila, this is enough. Sabi nga yan, dapat mag-usap na tayo. Kailangan mahinto na yung mga tax havens. Kailangan may makolekta man lang yung mga ibang bansa. Kasi kagaya ng Pilipinas, wala tayong nakukolektang buwis. Pero ang laki-laki ng binabayad sa mga influencers, sa mga content creators, sa mga online sellers na gumagamit ng mga social media platforms o kaya gumagamit ng mga social services na online, di ba? So, yan ngayon ang problema. Ano sabi ngayon ng OECD? Mm. Ang sabi ng OECD, dalawang pillars. Oh. Pinatawag na dalawang pillars. Pagdating sa mga adverts. Adverts. Ngayon pa lang nila narinig yan. Ano ba yung adverts? Ano ba short advert? For advertisements. Ayun. Short for advertisements. Mga ads. Yung mga pinatutunguhan, yung target market, yung target audience, yan yung adverts. Okay? So, ang sabi, the first pillar is, kinakailangan magkaroon daw ng sharing. Sharing is caring. So, ibig sabihin, kapag 10 bansa ang nakikinabang, dapat maghati-hati sila sa kinikita ng isang multinational company. Ay, ganun? Hindi yung nakakatipid siya, o dapat mag-sharing-sharing sila based sa kung magkakano ang kinikita nila sa bawat tax jurisdiction. Yan yung unang pillar na sabi ng OECD. At ang pangalawang pillar ay yung sinasabing globe proposal. Anong meron globe proposal? Tinatawag na globe, globe proposal, global base erosion proposal. Oh. Ibig sabihin, dapat daw bawat bansa mag-agree na merong minimum tax na sisingilin sa lahat ng mga nag-online. Minimum na. Minimum tax. At kapag, kailangan, kung kumikita ka na mas malaki, bayaran mo yung mas malaki. Siyempre. Pero hindi ka pwedeng pumaba doon sa minimum tax na yon. Kasi meron parang assumption na since ganito kalaki ang negosyo mo, dapat mag-contribute ka rin sa ekonomiya ng isang bansa. So, ibig sabihin, ang Facebook, lalo ng mga fact-checkers na yan, na nasa ibang bansa, ay kinakailangan, meron silang bayaran dito sa Pilipinas na fixed na minimum na yun din ang binabayaran sa iba't ibang taxing jurisdictions like Hong Kong, Singapore, etc., etc. Pero, sa ngayon, ang nagkaroon pa lang ng digital taxes ay ilang sa United sa ano sa European Union, okay? Sa Australia meron, Singapore, Malaysia, India meron na. Pero sino ang tumututol? Hulaan mo kung sino ang tumututol diyan. Na talagang tutol na tutol talaga 'yan sa lahat ng bagay. Sino? Hulaan anong bansa? US. Anong bansa? Yes! Di ba US? Oh. Ayaw nga, di ba hindi ka nagmemembro yan sa International Criminal Court? Di ba ICC? Pati sa ano sa mga proposals ng OECD, ayaw din nila. Oh. Sino ngayon ang pro-democracy? Sino ngayon ang ayaw ng mag-control-control sa buong mundo? Yes. Di ba? Disente ang Amerikano sila. Diyan di ba nakabase si ano si Loida Nicolas, di ba? Oh, yung babaeng kakuntsapan ng mga dilawan. Ayun, kaway-kaway! Tina Yellow, Ribbon, di ba? Attorney Nick. Kanila. Yes. Break muna tayo. Ikaw na mag-break. Break na muna? Oh. Sige, huwag kayong aalis ha. Kasi mamaya ipaliliwanag natin yung House Bill 6765 na tinatawag na Digital Tax Economy of the Philippines Act of 2020. Huwag kayong aalis mga katambay-tambayers at napakagagandang mga mixers. Magbabalik po ulit ang tambayan. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIC. Welcome back po sa Tambayan. Magandang tanghali. Ako po si Dion Malano, a.k.a. Beyonce. Kasama po via Zoom Live. Attorney Nick Nangit, a.k.a. J-Lo.
Yes, maganda kayong lahat. Ngayong hapon na ito, mayumuto ulit sa inyong lahat, sa inyong tanan. Of course, kasama ko ang napakaganda at napakakaakit-akit at blooming na blooming. Blooming. Dahil birthday siya. Oo, syempre, no? Nawala lahat ng force niya. Nagpatsitsa na ba sila? Parang wala yata nagpatsitsa. Isa lang. Walang nagpatsitsa. Isa lang. Walang Uy, padala naman kayo ng patsitsa. Sabagay, wala pa naman ako eh. Padala nyo sa akin para ipapadala ko rin kay Dionce. O, syempre. O, yan. Tapos, batiin din natin si Tita 169er. Happy birthday! Happy birthday! Nag-good birthday ka pa pala, ha? Oo. Siyempre, dyan ko minana yung aking katinuan at ang aking kapagiging presente kay Tita 169er, kay Ma Lourdes Gabiana Malyari. Ayan. Oh, patingin ko lang, ha? Mati-mati, si Guzman Diguasen. Sabi niya, ang hirap daw talaga ng subject ngayon. Well, ganun talaga ang tax. Kailangan bibihira. Kakauti lang ang mga tax lawyer sa Pilipinas. Yes. So, not to Marcelino, si babaeng bakla, Prinsya Siang Tori, si Ziza San, Almira Honor, tapos si Joji Loyola, of course. Love na love natin yan. Yes. Of course, sino pa pa? Si Benjamin Rosario Montenegro, Jan Bailon, Amalia Ramirez Acop Ulba, of course, si Mami Ging Liwanag, Rocky Salumbides, I miss you na, si Papa Rick, Babe, miss you too. Of course, si Papa Dylan, of course, miss you too. Si Baby Tio Moreno, I miss you so much. Okay. Buti na alam mo na pangalan nila, no? Oo naman. Mga listahan. Siyempre. At saka si of course, si Mami Chut. Of course, si Mami Maria Lepiten Fulterer. Sino pa ba? Lahat na kayo, ha? Kung na-miss ko man, ay pasensya na. Okay, and yung balagtas, of course, nakikinig. Ikaw naman, ikaw bata naman. Bata sa YouTube naman, kay Juliet, walang apelido. Waru Wadab. Ay, walang... Ferdinand Dong, God bless morning, watching from Italy, I trust and love you. Binay mo pa sa paparazzi. Oh, mayroon ka doon. Diba, Italy, I trust and love you? Oh, yes. Marami yan, diba? Japan, just always pray at night. Yes. Kasi walang si... Owen Friday, Santi, wala rin apelido. Oy, mali yung Japan mo. Ano? Just always pray at night. Oh. Just always pray and near. Pinili talaga natin eh, no? Gian Sadora, Romantic Moon PH. Yes. Siyempre, paparasi. Bisayang Luspad, Sheila Abahero, Edmundo C. Coronado, yes. Christian Carl M. Villaraza, Jemshid Mumar, sino ba nito? Josh Espiritu. Yes. Parang gwapo si Josh Espiritu. K-Joy. Pamain. Mine na yan. Wala eh, sa YouTube ang hirap ang picture eh. Baby. Oh, Josh. Pamain ka na, dali. Add mo lahat ang accounts ko, confirm kita. Charot. Manila Walkthrough Mumar. TNF is the key. Manila Walkthrough, sorry. Manila Walkthrough. LMX, andit si MLMX. Ayun. Ang problema kasi nasa trauma raw ang letter J. Okay. Patingin ko rin, ha, si Aaron Santos. Of course, ang love na love kong si Mami Rosemary Malabon. Yes. Si Joy Zamora, I miss you too. O yung mga, hindi pa aware. Siyempre, kapuanan ko na ngayon. Halloween, Undas, Samhain. So, mag-check kayo sa aking mga Facebook accounts, Nick Nangit, Musician Spirit Quester page, para sa mga Halloween guests. Lahat ng mga major networks, TV, radio, and podcast, yes. Nandiyan ako. Ngayong panahon na ito. Ayun. Sinos? Okay. Ayan, bilang pagpapatuloy ng tax Wednesday natin. Wait lang, may natin, kwento ko bago ang patuloy ng tax. Sige, go. Sige, alam niyo ba yung chika na meron daw puipigil sa paglikpad ng agila? May puipigil? Oh, alam mo ba yung chikang yun? Bakit? Kasi nga, ito puipigil, hawak niya lahat ng mga donors. Pinipigilan niya yung paglipad ng agila. Pinilit niya, kasi pumayag na si Pangulo na tumakbo si Sara, this coming, halal. Ang problema, pumipigil daw itong isa. Sinabi na ba yan? Oo, nag-agree naman siya. Okay naman daw. Pero itong may isang pumipigil. Oo. Kasi siya raw ang dapat na tumakbo. Siya ang dapat tumakbo? Oo. Hala. Hindi ko alam yan, ha? Hindi ko alam yan. Ano yan? Tawag ba dyan? Ano yan? Lumabas yan a few days ago. Na
may una pumayag sila, okay, takbo si Sarah, Keme, ganun. Ay, iba din lang pala. Itong pangatlong, ano, pangatlong notice, eh, kung pinipigilan daw tumakbo. Mm-hmm. Ganon? Yes. Ganers? Tignan natin kung mapipigilan niya kasi hintayin ko lang naman ang November 15 at yung mga pala, karayo. No? Oo, yeah. Alam mo naman mga karayong ko, naka-ready na lahat sila. Okay. Ayan. Tuloy na natin ang ating discussion. Okay. Mm-hmm. Ang, syempre, ano ba itong nilalaman ng House Bill 6765? Okay. Mm-hmm. Yan ay ang Digital Tax Economy Act of 2020. Ibig sabihin, mag-i-impose yan ang tinatawag na digital tax. Tandaan nyo, mga katambay, you heard it first dito sa Tambayan, yes, sa DWIZ, yung tungkol sa digital tax. Yes. O kaya digital services tax. Kasi sa ibang bansa ang tawag digital services tax or DST. Ay, sa Pilipinas, hindi nila pwedeng gabi. Oo. Dito sa Pilipinas, hindi pwedeng tawagin DST kasi malilito ang mga tao. Mm-hmm. Dahil meron na tayo tinatawag na DST, Documentary Stamp Tax. Okay? Hindi pwedeng tawagin DST rin yan. So, malamang tatawagin yan Digitax o kaya Digital Tax. Digitax. Okay. Ngayon, yan ay ang ini-impose ng House Bill 6765. Pero hindi pa yan tapos. Pinag-uusapan pa at ngayon naka-pending lang yan. Hindi umuusad. Okay. Merong isang bagong inilagay dyan na termino. Term. Phrase. Ang term na yan ay network orchestrator. Okay. Diba? Merong ganyan. Network orchestrator. Ano ba yung network orchestrator na yan? Taga-kumpas pagdating sa network. Mga internet. Digital, okay. Kaya nga digital eh, internet. Taga-kumpas. Ano ang kinukumpas niyan? Nukumpas niyan yung mga magbebenta at yung mga bibili. Okay. Yung magbebenta at yung magbibili. Ito yung bibili. Yung mga magbebenta, sila yung accredited service providers o kaya good providers. Mm-hmm. At yung bibili, sila yung mga siguro accredited din yan, mga subscribers or customers. Okay. Dahil nga orchestrator sila, sila yung maggagamit ng platform, social media platform or digital platform, kagaya ng let's say Facebook o kaya YouTube o kaya TikTok o kaya kung ano-ano pang mga social media platforms. Ilalatag nila dyan, parang palengke yan. Diyan magtatagpo-tagpo yung mga accredited or certified providers, yung mga magbebenta, at diyan din magtatagpo yung mga bibili. So, parang palengke yan, magkikita-kita ang mga magbebenta at yung mga bibili. Yun nga lang, yung platform na yan ay digital na. Wala yan specific location. Okay. Ngayon, dahil nga may network orchestrator, papasok ngayon dyan yung konsepto na itinidiscuss na natin dati pa pagdating sa mga tax treaties natin, yung mga kasunduan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Halimbawa, meron tayong mga tinatawag na double tax agreements or conventions between the Philippines and another country. Ay, collaboration. Right now, there are 42. Oo, parang collab yan. Right now, there are 42 collabs. Oh. Di ba? Parang ganyan. 42. Pero, importanteng malaman natin lahat, para buwisan ng Pilipinas, ang isang foreign kumpanya, kinakailangan meron yung tinatawag na PE. Hindi physical education, kung hindi permanent establishment sa Pilipinas. Kailangan meron niyang opisina dito. Meron niyang dito faktorya o kaya isang bodega. Basta dito kumikita yan. Dapat ganun. Ganun. Pag walang PE yan, permanent establishment, pag walang ganun, hindi mo papabuwisan yan. Mm-hmm. Halimbawa, ayan ay marketing lang, taga-announce lang sa Pilipinas. Oh, bili na kayo. Eh, wala naman produkto sa kanya, hindi naman sa kanya nang gagaling. Parang marker ng jeep. Mm. Oh, sakay na, isa na lang, uusad na, aalis na, sakay na. Oh, miss, subiksik ka, masyado ka malapad, subiksik ka. Oh, yung netlog mo, ipitin mo kasi para magkasya kayo, yung mga ganyan. Diba? Oh, dahil ganyan,
hindi mo bubuwisan yung mga marketing-marketing, yung mga liaison-liaison, walang ganyan. Ang bubuwisan mo, yung merong PE, permanent establishment, ibig sabihin may opisina talaga yan dito. Ang problema, yung mga network orchestrators, malamang wala yang PE. Walang permanent establishment. Sa Pilipinas kasi, ang binubuwisan, kung ikaw ay residente ka, foreign corporation, RFC, o kaya kung ikaw ay non-resident foreign corporation, merong kang kinikita sa Pilipinas. Ibig sabihin, merong income derived from the Philippines. Dapat merong income from the Philippines. Corporate income tax. E ang network orchestrator, wala kasi silang ganyan. Kasi, alam mo ba, ang ating tax system, ang buong mundo, before, ay talagang ang tawag sa kanila, traditional tax lang. Ibig sabihin, may opisina ka, meron kang binibenta, may store ka, may tindahan ka. Mm. Kaya kasi nisigil ng buwis. Ah, digital na ngayon. Digital presence is wala namang lugar yan. Nasa network yan, nasa internet, lumulutang-lutang yan sa ipapawid. Hindi nga siya physical eh. Di ba? Hindi physical. Oh. Kaya hindi na mag-a-apply yung traditional taxation. Ang mangyayari, digital taxation na ngayon. From traditional to digital ang pag-buwis na ngayon. At dahil nakita yan ni Salceda, Congressman Salceda, naghain siya ng panukalang batas. At ang sabi niya, yung panukalang batas yung kinakailangan magkaroon ng resident agent. Resident agent ang isang network orchestrator. So kinakailangan magkaroon na dito ng isang opisina na pwedeng sigilin. O kaya mag-withhold ng taxes para kumita ang BIR. Yun ang sinasabi. Oo, so huwag kayo magugulat kasi magkakaroon na ng resident office ang isang network orchestrator para yung mga digital platforms ay mabuhisan. Ngayon, okay, madali lang yan sabihin. Ang problema is paano yan gagawin? Ayan na naman. Kasi maraming kailangan baguhin. Una, yung 42 DTAs natin, double taxation agreements, conventions, or tinatawag na tax treaties, yung 42 tax treaties na yan, kinakailangan amyandahan, kinakailangan baguhin. Pag tinanong natin si Manny Pacquiao, pag tinanong natin si Isko Moreno, pag tinanong natin si Lugaw, masasagot ba nila? Hindi. Maloloka silang lahat. Kasi una, hindi nila naintindihan kung ano ba ang permanent establishment. Di ba? Maloloka sila kasi masalimuot ang taxation. So, yes. Kung 40 times 4 lang eh, hindi nga masagot-sagot. Yung pakayang mga permanent establishment clauses, di maloloka na talaga silang lahat dyan, di ba? Naamyandahan yan. Pangalawa, yung withholding tax rules natin mapapago rin. Pangatlo, yung ating tax train laws at saka create laws, mapapago rin yan. Kailangan baguhin yan. Ngayon, sabi nila, sabi nga ng mga pampabatas ngayon, wala daw nagta-tax cuts nung panahon daw ni President Duterte. Mm-hmm. Anong walang tax cuts? Meron na. Create law nga. Ang dami. Ginawasan nga eh. Ang dami. Yung from 30% eh. Ginawa na lang 25% yes. Tumit na. That's a tax cut. Iba pati yan doon sa suspension na si... Sweldo, di ba? Yes. Napawasan din. Pati nga yung suspension, nakalagay na yan sa train law kasi kapag umabot sa ganitong kataas ang per barrel na sigil sa ibang bansa, automatic isusususpend yung excise taxes. Pero ano sinasabi ni Isko? Sinasabi ni Isko, puputulin daw niya, puputulin ang tax. Hello, hindi mo yung magagawa. Kongreso ang gagawa niya. Oh, ano ba? Kung yun pa lang, nalilito na siya. Paano pa pag pinag-usapan pa natin yung mga double tax agreements, yung mga tinatawag na permanent establishments, yung mga resident foreign corporations, non-resident foreign corporations doing business in the Philippines. Duguilo. Kaya bang intindihin na kanila makakukotin nila yan? O di ba, luloka na sila, di ba? O yun, kinakailangan itignan yan. At isa pa, dapat ding amyendahan yung mga registration requirements, lalo na pagdating sa VAT, value-added tax. Kasi sa kasalukuyan, mag-i-impose ka ng value-added tax doon sa seller. Ang seller, sabihin natin, Facebook nasa abroad. Kung yan ay magtatayo dito sa Pilipinas ng kanyang resident agent o kaya office dito, sino yun na mag-withhold? Yung, or sino maniningil ng value-added tax yung mag-issue na mag-invoice
sino mag-i-issue ng official receipts? Yung dito sa Pilipinas? Siyempre, yung network system nila, papag-uwi yan, ayusin lahat yan. Meron pang kapasidad ang resident office dito o yung branch dito. May kapasidad pa yan na pag-uwi ng kanilang mga taxes, tax systems, yung kanilang mga tinatawag nilang electronic data processing systems nila dito sa Pilipinas, kaya ba nilang baguhin yan? Eh, ang nag-uutos yan, yung multinational corporations. Eh, mauutusan pa natin yung multinational corporations kung wala naman tax jurisdiction tayo doon. Mm-hmm. So, kinakailangan mag-usap-usap din ang BIR natin at saka ang IRS ng Amerika at ang mga taxing authorities ng iba't ibang bansa. In mm-hmm. other words, kinakailangan mamagitan na yung OECD. Ah. Eh, ang OECD, pinag-uusapan na nga yung Pillars 1 and Pillars 1 at saka 2. Hmm. Eh, ang tayo, hindi pa natin pinag-uusapan yung tinatawag na GLOBE protocol o kaya yung Global Base Erosion at saka yung tinatawag na tax sharing. Wala pa nga tayo sa puntong yun. Yun ang best tax practices ng iba't ibang bansa. Tayo, ang nasa kukote pa lang natin, buwisan ang mga resident agent dito. Hello, paano mapubuwisan yan? Eh, magta-tax sharing na dapat. O kaya dapat na merong GLOBE. May base tax erosion. Mm. Eh, paano? So, kita mo, ang daming kailangan busisipin. Kaya pa yan ang kukote ng mga tatakbo, ay, ng mga presidente, alam. Yung mga nagka-ambisyon. Lalo na si Manny Pacquiao. Kaya pa yan. Maintindihan ba niya yan? Si yung Manny. Pillars 1 and 2. Kakaloka, di ba? Eh, GDP nga lang, baka hindi na naintindihan eh. 500,000 bikers, lahat nakasakay sa bike. Oh, law of supply, di ba? Law of supply and demand, hindi na nga naintindihan. Oh. Yung pakaya. Foreign direct investments, hindi na nga naintindihan. Paano pakaya yun sa taxes? Oh, di ba? Si President Duterte lang ang talaga nakakaintindi. Alam mo kung bakit? Humahanga ako sa kanya kasi gumawa siya ng kanya mga veto provisions. In-explain niya bakit niya vini-veto. Ibig sabihin, naintindihan niya ang taxes. Eh pero yung mga tatakbo ngayon na intindihan nila yung taxes, OMG na lang ang isasagot natin. Yung isa nga, di alam, di niya maintindihan bakit naging magbebenta ng isda ang anak ng mga isda eh. Correct, di ba? Tatanungin nga niya, eh kung yung sarili nga niya mga daughters, di nga niya alam kung babae, di ba? Yung panganay niya, dalawang panganay niya. Correct, di ba? At di ba recently sinabi pa nga niya ganyan, tanggapin niyo yung suhol. Tanggapin niyo yan, pero ipoto niyo according to your conscience. Hello, you're an officer of the court. You're a lawyer. As an officer of the court, you are bound by the code of professional responsibility. At sinasabi dyan, you should abide by the law. You should uphold the constitution. Bakit ganun ang sinasabi ng babaeng yan? Nakakaloka talaga. At Nick, dapat tinagalag mo para maintindihan. Ay, nako. slow motion na lang. Nanoorin niya ito. Nakakaloka. Yan ang mahirap. Oo. Sige, go. May tanong sa'yo dito. Mm-hmm. Tapos ka na ba sa tax mo? Okay, yes. Okay, may tanong sa'yo si Lito. Bilang isang abogada, sabi ni Yolanda, mm-hmm. anong masasabi mo raw sa Lenny, a lawyers for Lenny? Nakakatawa. Bring it on. Magsampa kayo kung gusto nyo magsampa. Magsampa kayo, aspaltuhin nyo pa kung gusto ninyo. Diyos ko Lord, humihirit yung mga... Pero isa ba naman nagsabi? Oh. Magfa-file daw siya ng demand. Luka-luka or luko-luko. Oh. A case is not a demand. Luka-luka, di ba? File demanda. A complaint. You don't file a demand. Magde-demanda ka, file a demand. Tanga. Yung demanda, tingala niya, lawyer. Tagal, English ng demanda, demand. Oo nga, tanga-tanga. Talaga natatawa na lang ako sa... At saka bakit gagawin ang mga netizens ang tagakalap ng mga ebidensya nila? Sila ang gumawa niyan. We have freedom of expression. Provided that we do not say anything na vice, defect, or crime against a person, we are not committing any libel. We are open. We can criticize, lalo na kung nakikita natin, tanga. Pag sinabi mo bang tanga, is that a vice? Is that a defect? Is that a crime? It is not. So pag sinabi natin hindi alam, we are criticized, sabihin natin na kasinungalingan yung mga sinasabi, that is not a crime, that is not a vice, that is not a defect. So anong libel ang pinagsasabi nila? Mga hunghang, diba? Hindi kasi ba? Diba? Mayroon nga raw silang kinasuhan na doon sa... At hindi na sinabi pangalan. Kasi hindi pa naman umaabot sa korte yan. Oh. Pagka nasa
nasa punto pa lang yan ng isang fiscal or yung prosecutor, pwede nilang pangalanan. Sabihin nila, we filed a ganitong case sa sala ni ganitong prosecutor, eh, pati nila ginagawa yan. O, diba? Ibig sabihin, nag-i-invento pa kreng-kreng mga kung ano-ano mga pinagsasat-sat nila. Tapos, diba? Kinasuhan daw ng yung 40 cars daw, yung owners na nagkaso. So, ano ba ito? O, 40 ang sakin lang ipunta. Oo nga. Diba? At saka, eh kung sabihin naman na wala naman, at saka bakit yung mga angulo na mga kuha nila palagi na lang for ano, yung malapitan, wala pang drone para ipakita talaga. Ang nakita ko drone yung sa India. Oh. Yung sa Pakistan ba yun? Oh. Yung mga naka-fink? Meron ba sa London? Yung nakita. Diba? Oh, meron pa sa London, diba? Support yung so, for ano, yung breast talaga. Cancer awareness, sinabi. Movement daw yun. Oo. Tapos may nag-post na sinasabi laban for Lenny, tapos may 100 pesos, tapos meron pang Fudgy Bar. Oh, Fudgy Bar? Oo, di ba? Eh ngayon, sinong magkakaso? Eh pag may magkakaso yan, eh di huli ka na. Oh. Huli ka na na ikaw palang nagbabayad. Oh. Di ba? Eh kung dead may, kasi wala naman sinabi kung saan nang galing, basta nakita lang na yun. Sino ngayon ang mga ang magkakaso, ibig sabihin, ina-admit mo pala na sa'yo nang galing yan? O ina-admit mo na hindi pala ganyang kaliit na binigay nyo, kung hindi 150, imbis na 100, 150. At hindi lang Fudgy Bar, bukod sa pambara, mayroon din pala kayong pantulak. Pantulak, kumpleto. Hi, Ellen Tardisilias! Kamusta ka dyan? Correct! Ang trabaho po tayo. Correct, no, di ba? Kaya yung mga kalokohan talaga yan. At saka yung pa, yung sinasabi nga ni Didrilon pala, may naalala ko. May pinapost na sabi niya, dapat si Didrilon, di ba may sinabi yata siya na dapat daw buwisa ng formally doon sa malaking kinita nila. Di ba? Una, laws are prospective in effect. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng batas ngayon, it will apply sa future, yes, hindi sa past. Oo. Pangalawa, meron na tayong batas pagdating sa mga kinikita. Mm. Just because ang capitalization mo is 62,500 or let us say 625,000 at kumita ka ng bilyon-bilyon, ibig sabihin tataksan ka. Stupid! You don't tax the capitalization. You don't tax the increase of your receivables based on your capitalization. Tax the sales or the revenues. And there are enough tax laws when it comes to revenues. Stupid, di ba? Nakakatawa talaga. Oh. Yan ang mga dapat nating natin. Kaya nga alam mo, yung mga tao, pagka huwag kayong matakot sa taxes kasi yan yung talagang sasabit at sasabit sila. Kita mga nangyari sa Rappler, di ba? Sumabit ang Rappler, di ba? Na sinasabi nila, we are not a mass media company. Pagkatapos later on, we are a mass media company. Ang dami issue, nila, no? Sinabi nila, we are a mass media. Oo, biglang lumabas, mass media pala kayo. Pwes, yung mga donors nyo, subject to donors tax. Pwes, yung mga ganito nyo, subject to income tax. Yun. Biglang natabebe sila, hindi na nila alam kung ano yung sasagot nila. Kasi nga, napilitan sila to choose between the devil and the deep blue sea. Ay. Kahit anong piliin nila, sasupply talaga sila, yes, di ba? Mga baliw talaga. Kasi nga, ang tax is a very highly specialized field. Na talagang dapat alam mo, hindi lang yung basics of law, dapat alam mo yung technicalities. Mm. Eh, ewan ko kung alam niya ng tax whiz, kasi yung tax whiz, hindi ko alam kung naintindihan man niya yung tinatawag na network orchestrator, at saka yung effect ng mga batas. Eh, hindi naman siya abogado. Sabi niya, tax whiz siya. Ay, may okay, meaning ng blind item. Wala, no? Blind next time item? Na lang. Meron ako. Ay, meron ka. Dalawang minuto meron na lang. Meron akong blind item. Oo, meron ako. Basta ito. Si Mitch Itrech na dalawang aktor na todo laplapan daw sila at todo lahat-lahat. At ang balita ko, nag-ano na rin sila. Nag-date na rin daw yung dalawa. Talaga ba? Yung isa doon ay na-feature muna sa isang indie, bali online muna siya, and then isinapak mo siya sa isang pelikula, nag-all out siya. Ayan. Yan ang ano natin. Yun natin. At ipapalabas pa lang ito ha. May kinalaman siya sa dagat. O yun na lang, yun ang ating clue. Kinalaman sa dagat? Yes. Hindi ko alam. Diba? Pero dahil dyan, paalam ka na. Yes. Ako muna ba? Hindi ako pala. Ikaw pala paalam ako muna. Maraming salamat po sa magsama sa amin ngayon tanghali. Ako po si Dion Malano, aka Dionce. Kasama po, attorney ko na mahala. Sige.
kami sama nila sa subaybay. So, pasamahan po ulit bukas kami dito sa programang ito. Marami sa susunod na yapa na programa ay ang Pilipinas Kayo Na ni Yusek Robert Rivera at of course si Lady Eliza. Sige, see you tomorrow. Alauna na po. Bye. Tambayan. Tambayan sa DWIZ.